Magandang araw aking mga padawan at ang video ito ay continuation ng ating LVD at saka SSR. Okay? Ang video yon ay hindi kasali ang parting ito kung saan ito ay ATS. Marami kasi nag-request nito. You know? So bago tayo tumuloy sa ating tutorial, ipaliwanag muna natin kung bakit importante itong mga to. Isa sa mga dahilan ng premature death ng lead acid deep cycle batteries ay ang pagiging over-discharge nito. At para sa lithium iron phosphate o iba pa mang lithium type cells, ang pag-over-discharge, di kaya pagsagad, ay potential din para mapaiksi ang life cycle. No? At karamihan sa mga 12 volts na pure sine wave inverter, ang cut-off nila hanggang 10 to 10.5 volts, no? Ang kanilang low voltage disconnect. Yun ay masyadong mababa para sa lead acid battery, deep cycle, at saka maging sa lithium iron phosphate. Ngayon, para ma-protectahan natin ating battery bank sa pagiging over-discharge, i-recommend ko sa inyo na gumamit tayo ng LVD module at saka SSR, maging DC to DC man o DC to AC. Ano? Ang gamit natin dito is DC to AC. Mamaya, sisilipin natin itong mga specs ng mga ito. At kalakip ng LVD at saka SSR, meron tayong ATS dito. Ang function ng ATS dito ay habang disconnected yung ating solar setup, wala tayong ano doon, AC output o naka-down yun, meron tayong other source of power, which is yung ating distribution utility. Ito ay na-request ng karamihan, kaya naman gagawa natin ng video. Pero bago po man ang lahat, bago natin papaliwanag na sa lamesa, silipin muna natin ang mga specs ng ating gagamitin dito sa ating tutorial. Okay, napanood natin yung ating major parts list na kung saan nandun yung ating mga gagamitin. Unang-una sa listahan ay yung ating LVD, tapos sumunod ang ating SSR na DA. Ibig sabihin, ang trigger natin ay DC at ang ating switching ay AC kasi yung ating mismong inverter out ang ating puputulin kapag na-hit ng LVD module yung ating pinaka-low voltage na na-set. No? At meron tayo ditong ATS. Okay? Ito ay rated 63 amps, kaya naman ang nakita natin sa ating specs ng mga MCB ay 63 amps din. Tandaan natin na lahat ng yan ay may link sa video description. Check nyo po yun, not necessarily na yun mismo ang bilhin nyo, kundi para mapag-aralan nyo kung ano yung mga specs at maging guide nyo po yun. Ano? Kayo nang bahala kung saan nyo gustong mamili, basta makabisado nyo ang mga parts na yan. Ngayon naman ay dumako tayo sa animated diagram. Ngayon, ang animated diagram ay susundan nyo lang po yan, ano? At kung maaari, i-post nyo. At pagkatapos ng animated diagram presentation, ay pwede nyo siyang i-capture para meron kayong guide. So, panoorin natin.
Matapos ang ating animated diagram, isunod na agad natin yung actual connections natin. Ano? So, ginawa ko talaga sa lamesa ay nilagyan ko ng mga label yan para klarong-klaro sa inyo. Ano? So, magsimula tayo sa ating kaliwa. Dito makikita natin, meron tayong inverter AC output. Yung line ano yan, or live wire, at makikita nyo naman yan sa inyong inverter, may nakalagay doon na L and G. Ano? L stands for line, yun yung puputulin natin sa switching. Yun ang ating isi-switch. Tapos, konektado dito yun sa ating SSR. Nakikita nyo naman sa diagram. Ano? At pumunta yan sa ating MCB, papunta sa ating normal power, no? Input ng ating ATS. Okay? So, ito ang ating LVD. Ang out ng ating LVD ay triggered yung ating SSR na DA. Tapos, ito naman ang papunta sa battery bank. Ayan. Kitang-kita naman, ano? Papunta sa battery bank. Huwag niyong papansinin ito. Itong back converter na yan ay nilagay ko lang dyan para mag-simulate natin yung pagtaas, pagbaba ng ating battery bank. Kunyari, ano? Okay. Ngayon, dito sa side na to, sa backup power, na-connecta tayo sa distribution utility, ano? Okay. Ito yung linya. Yan ang linya na yan. Pumasok yan sa MCB. Okay, tapos MCB, output ng MCB, papunta rito sa backup power input. Tapos yung ating output ng ATS ay nakaparallel lang yan, ano? Yung dalawang yan. Papunta sa ating load. Itong load natin. So ngayon, para makita nyo visually yung ating demonstration, ay meron ako ditong, I think this is 5 watts na LED at saka yung ating ventilador na parating nyo nakikita sa aking mga video. So ganyan ang connection. Ito namang mga multimeter sa taas. Itong ating monitor sa DC voltage, sa DC side natin, ano? Para makita natin yung pagbaba, pagtaas ng voltahe ng ating battery bank. Okay? Tandaan natin na ito ay konektado, ang LVD natin konektado to sa battery bank. Okay? At ito naman ay konektado sa output ng ating ATS. So, alam natin kung merong 220, 230 o ilamang AC voltage na lumalabas dito. Kita natin doon. Maliwanag ang ating connection, ano? Okay, bago natin tuluyang gawin yung ating demonstration, actual demonstration, ay huwag natin kalimutan ang safety. Suot muna tayo nito. Delikado na kasi yan ay expose yung ano dyan, ano? Live wire yan eh. Kung makikita nyo. Ayan, pag nagkaroon ng ano yan, na-trigger ng LVD yan, magkakaroon ng live connection dyan. Okay? Hindi lang yan, maging dito sa mga dulo-dulo na yan at mahawakan natin yung mga exposed yan, baka makuryente tayo. So, sa LPP ay tinuturo natin ang safety, maging halimbawa na rin ako sa inyo, okay? Tandaan maigi, mag-ingat kapag ang inyong dinatrabaho ay may kinalaman sa live current. Okay, ngayon ang ating i-demo ay unang-una dahil depleted yung battery natin. So, kunyari, sumikat ang araw, nag-harvest ulit ang ating solar panel, tumataas ang voltahe ng ating battery bank, at tataas yan, maabot nyo yung reconnect voltage o recovery voltage. Pero bago pa man ang lahat, i-on muna natin to. Yung ating mga circuit breaker. Nag-on ang ating load dahil, siyempre, meron tayong supply sa distribution utility. Ano? Live yan parate. Okay, nung in-on ko ang circuit breaker, nag-on din siya. Okay, dito, hindi gumagana ang ating output ng ating AC inverter kasi low voltage tayo. Ngayon, i-demo natin ang recovery voltage. Okay. So, doon kayo titingin ano, sa display. Ina-adjust ko yung ano dito sa back converter. Simulate natin na tumaas ang ating battery bank voltage. Okay. Okay, nasa 12 na. Ito ay nakaset sa 13.4. Tumataas siya. At makikita nyo, pag nabot nito ang 13.4, ito ay lilipat sa normal power. Okay? Ayan. Kunyari, pagpalagay natin, nasa alas 10 na, no? Alas 10:30, tumataas na yung charge ng ating battery bank. Quarter to 11, 13.4 na, no? Ayun. Lilipat siya. Tama nga, 13.4. So, yan ang recovery voltage natin. Nasa sa inyo yan, kung anong recovery voltage ang isiset ninyo. Ngayon, nakita natin na lumipat yung ating ATS.
kasi naka-recover yung ating battery bank. Okay, ngayon naman ay dumako tayo sa mga madalas na tinatanong na ating mga kasama. Maghubad muna tayo ng ating gloves, mainit sa kamay. Patayin muna natin itong ating setup para hindi tayo makuryente. Okay, ang unang tanong ay ano ba Sir JF ang recommended LVD settings? Ano? Yun nga, nabanggit ko kanina ang sa akin ha, pero sa inyo pwede nyo pang taasan ito. Muna 11.8 to 12 volts sa lithium iron phosphate ang aking LVD settings, ano? At pagdating naman sa recovery voltage ay nilalagay ko sa between 13.2 to 13.4, assuming nasagana kayo sa solar panel. Okay, tama ang inyong solar panel na kayang punuin ang inyong battery bank, at the same time meron pang sobra para sa inyong load. Okay, so LVD 11.8 to 12 volts. Sa lead acid battery, 12 volts. At pwede nyo pang taasan yan. Ang recovery o reconnect voltage naman ay 13.2 to 13.4 volts. Depende sa inyo yan, pero yun ang aking ginagamit. Ang susunod na madalas kong natatanggap ng katanungan ay bakit kailangan pa ng ATS? Samantalang meron namang ATS, ang o di kaya merong built-in ATS ang mga hybrid inverters. Oh, tama naman, merong AC input yung mga yan. Saka meron pang bypass function yun ng load, you know? Na kapag na-activate ang AC input, nababypass yung battery, hindi na siya nagagamit, kundi ang load ay diretso na sa AC ano, supply. Malaki pa rin ang advantage ng ano, na may ATS. Bakit? Let's say meron kayong inverter, no? Na ginagamit niyo yon ang built-in ATS, okay? At kinonekta nyo yung output ng inverter nyo sa inyong main panel board sa bahay. At ang inyong yung inyong watt meter, ang AC ay papunta na doon sa AC input ng inyong hybrid inverter. Okay? Ngayon, magkoconduct kayo ng maintenance. Ano sa palagay nyo mangyayari? O di kaya, let's say worst case scenario, nasira ang inyong inverter. Nasira ang inyong hybrid inverter. So, magwa-wiring ulit kayo ngayon. Ililipat nyo ulit ngayon yung wiring sa main panel board nyo. Ngayon, kung ganito ang gagawin nyo, na may ATS kayo, no? Na yung output ng inyong inverter ay dito sa normal power, at yung DU naman ay dito sa backup power. Kapag nasira ang inyong inverter, wala na kayong dapat gawin pa. Pwede nyo ibaba ang main breaker ng ano, yung safety devices ng AC output ng inverter. Babaan nyo at lilipat yung ATS dito sa DU, ano? So, wala kayong gagalawin. Kundi babaklasin nyo lang inverter, papaayos nyo. O di kaya, pag nag-maintenance kayo doon, babaan nyo lang itong circuit breaker, lilipat ang source nyo sa ano. At yung inyong panel board na nakakonekta dito sa output na sa load, ay tuloy-tuloy pa rin ang gana, ano? Hindi na puputol yung power supply. So, yun ang advantage ng paggamit ng ATS kumpara sa yung pinaka-built-in na ATS na hybrid inverter ang gagamitin. Lalong-lalo na kung ang output na inyong AC inverter, AC output ay nakakonekta sa inyong main panel board. Mas maganda gumamit ng ATS. Sana nasagot ko yung tanong na yun, ano?